Sa naging live ng Kapuso actress na si Sanya Lopez, marami ang nakapansin sa ganda nito habang nakikipagkulitan ito sa kanyang mga fans at sinasagot ang mga katanungan patungkol sa kanya. Narito panoorin natin ang live video ni Sanya Lopez. Pinapaalam ko lang sa iyo na nakalive ako. Saan yung mga makinap na platform na? Wala, hindi ko na alam kaya ate mo na din yung nakalive. Hi guys! Maganda. Maganda rin naman to ah. Hi guys, so nagbebenta na po ako mga kapuso. Dito kasi ako nag-BS. Hi guys! Wala lang. Na-miss ko lang mag-live dito sa Instagram. Kasi sobrang tagal. Last ko yatang live dito. First lady pa. So, baka lang naman na-miss nyo ako kasi na-miss ko yung Instagram eh. Saka syempre kayo. Hi, Kutz! Diyan daw si Kutz. Hi, Chase! Ayan. So, diyan lang kayo. Diyan lang. Shoutout po sa lahat na nagbe-birthday dyan. Wala lang, kasi nawalan po ako ng SIM. I mean, oh, no SIM nakalagay sa akin. So, hindi ko alam. Wi-Fi lang, ganun. Yes, sa July, Chase. Nakakaganda daw yung ininom ko. Peppermint tea. Siyempre, hindi ko pa pwede pakita yung brand. Pero peppermint tea lang po. Kanta ka muna. Hindi ako makakakanta ngayon. Hindi kasi ano, ang hirap. Nangongo ako ngayon. Ngongo. Baka pag ngongo akong kumanta, ready ba kayo? Ay, Sanya Warriors. Sa lahat po pala na nagpunta kahapon sa Malabon, grabe kayo. Sobrang thank you po sa lahat ng mga nandyan. Ayun. So, wala lang, mag-makeup lang naman ako ngayon. Kamusta ba kayo? Ay, ang dami palang nanonood sa atin daw po. 1,180. Hello there. Ano pang araw na ngayon? Monday. Hi Gracie, 132023. Oh, parang tagal ko na kasi hindi nakapag-live dito, no? As in, sobrang tagal na. Kailan ba last ako nag-live dito? Mas nag-ano ako sa kabila, Facebook, di ba? Faithy me, hello. Kamukha ko raw si Sanya. Oo nga, ang dami nga nagsasabi, Vince. Eh. Hindi ko ba alam kung ba't ko kamukha yun. Eh. So mag-aayos tayo today kasi may pag may paghahanda. Ay, Kunda B. Ang ganda. Oh. Kala mo naman may powder lang. Hey, it's me, Pamela. Ayan. Blink ka po. Yun nga, mahal ko yung Blackpink, pero hindi ko makonsider yung sarili ko as Blink. Kasi, iba kayong mga Blink, kasi kumbaga parang grabe nandyan kayo, meron kayong mga merchandise. Ako lang, ganun. Pero puro bigay, marami ako. Puro bigay yung ganyan. Grabe.
yung iba niyong comment. Sa lahat ng mga nagpipiesta dyan, happy piesta sa inyo. Sa lahat ng mga pinuntahan kong piyesta, yes, sana nga magkita-kita ulit po tayo. Pero salamat sa mga pagpunta nyo din. Mga hindi rin mga nakapagpa-picture lahat. Syempre, dami. Grabe, ang dami nyong lahat. Yan sa HN, Nueva Ecija. Tapos, naka-close pa, di ba? Parang mga for VIP lang yata yung nasa gitna. Tapos, may harang kasi. Tinatanong, bakit nag-aayos ako pag gabi? Hindi, may gagawin po kasi ako. Ngayon lang ako mag-diba. Ganyan-ganyan lang. Sino kausap mo, Sanya? Ikaw, Pastor Carl Tenorio. Hi, Nicole! Nanop ka na ni Kuya Frank. Ang cellphone niya daw. Binadala mo ba sa kanya? Oo, para ipaayos. Paano? Nalaglag yung cellphone niya sa pool. Tapos, pag-ahon niya, wala na yung phone. Hindi na kinaya ng phone niya. Stephen Cheng is in the house. Pengi ng honor si Kuya Frank. Pengi ng honor. Yeah, shout out ko rin yung mga ano natin. Yung mga endorsement natin dyan. Hello sa Honor po. Honor Family. Extreme Family. Sa Lux Organics. Beauty Derm. Jolly Plastic. S Like Glutathione. Shout out po sa inyo. Yung iba, hindi ko po pwede sabihin. Surprise. Popost ko na lang. Ano pa ba? Meron. Honor, Extreme, Lux Organics, S-Light, Cathy Valencia, Beauty Derm. Ano pa? Siyempre Jolly. Siyempre Jolly? Oo, kanina pinunan ako yung Jolly. Kaka 35th anniversary lang ng Jolly. Di pa! Bawal masabihin. Yan. Di pa! Wag ko masyadong maingay, di pa. Pero excited po ako na maging part po ng family na yon. Dalawa po siya. Ayan ay honor. Guys, oo. Ganda ng honor. As in, like, ang dami nagsasabi sa akin na gusto daw nila yung honor na lalo na X8A. Kasi, napakaganda. Tapos may bago sila ngayon. Bago pa sila. Surprise sa inyong. Ganda, sobrang ganda. Super gusto ko ngayon eh. Stephen. Boss, wala. Audrey Manalaysay, gumagamit ka at the sense ng product ni Ate Bambi. Sa ngayon, hindi ko siya gamit. Hindi pa kasi ako nakaka-order. Though kasi meron ako, under po ako ng, syempre, hindi naman ano, pero MAC din. Mas more on MAC din. Kasi, pero, I support yung kay Bambi. Sobrang affordable siya. Plus, ang ganda pa ng lapat sa ano. Nakikita ko sa mga post ni
sa Chicks. Kasi kami dalawa ni Bambi, ni Tia, guys, sa mga hindi po nakakilala kay Bambi. Si Tia, yung kasama ko sa first, yeah, of course, yung dear, isa sa mga dears. Meron siyang bagong business ngayon, which is yung blush on. Kami kasi dalawa, mahilig kami mag-blush on. Parang blush on lang boy na kami. So, ganun siya kasaya. Anong gamit kong product? Ngayon, gamit ko puro MAC na makeup. Ayan. Ni Lisa, ayan. Kay Lisa, Blackpink in your area. Yes, sabi nung owner, ano daw, secret daw muna. Yes, pero maganda siya. Sinasabi ko sa inyo, guys. Maganda talaga. Walang halong biro. Regors life. Ganda mo, Akla. Love you. Thank you, Akla. O sa mga may pasok bukas dyan, huwag na kayo magpuyat. Tinatry ko lang naman kung gumagana pa yung Instagram natin. Gumagana pa naman. So, nag-aayos lang naman ako ngayon. Yan, sa mga guys, tinatanong nila, sino daw ba nagme-makeup sa akin madalas? Ako lang po talaga nagme-makeup sa akin. Pero kapag ano, marami naman ako, may mga nagme-makeup sa akin, like si Kuya Jerry Penasa, shoutout dyan. Namimiss ko na yung mga team ko talaga, si Kuya Jerry, si Elds Mejia, si Mark, and ano, sobrang, si Mark kasi na-busy siya sa ano eh, sa Miss Universe, grabe, so proud of you. Sabi ni Jules, bebe, tara sa, ano yun? Blackpink Encore sa Thailand. Bilis lang. Alam mo, for some reason, na-miss ko yung Thailand. Kumain sa Thailand. Yung, anong tawag dun sa soup nila? Ano nga yung paborito nating, sa bao? Sarap yun eh. Tapos hindi pa ako nakapunta dun sa isang restaurant na sikat dun. Kay, paano yun kay, ano yung, sino yung pangalan, ano pa, sige, kaya natin yun. Nakalimutan ko kasi yung pangalan nun, nung chef na sikat doon. Wait lang ha, hinahanap ko kasi yung lipstick, nasa lipstick na tayo guys. Oh, ganda. Skincare reveal. Mahilig ako ngayon maglagay ng eyes sa face kasi madalas wala akong tulog. So, eyes talaga bago matulog tsaka pagkagising. Tapos, nag-steam din ako. Siyempre, nasanay tayo mag-steam. Kapag dati, diba, yung inuubo ka lang sinisip mo. So, ngayon yung steam mo pang sa face na din. Tapos, after mo mag-steam, saka ako naghihilamos ng face. Gamit ko Beauty Derm na June kasi sobrang safe niya sa skin. Tapos kahit na bilang nakapilik mata ako, shoutout din pala sa akin gumawa ng pilik mata ko, Luxcape. Ayan, tsaka sa aking nails. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Sa aking nails, Luxcape. So meron siyang pa-accent na magkaiba yung color. Kita nyo? Yun. So sa pilik mata ko, okay silang gumawa. Kasi wala kasi akong time. So, ang kagandahan sa kanila, home service sila. So, pumupunta sila sa akin. Yan, shoutout yan. Tapos, ayun, after kong maghilamos, yun kasi, kahit dilat yung eyes ko na kapag hilamos ako, lalo na't mahilig ako magmaskara sa ilalim. So, para mas buhay yung eyes natin. Bawal naman ang mga oil-based. So, gamit ko, kapag nagtatanggal ako makeup, inuuna ko yung Elixir ba yun? Elixir ba tawag nila dun? Na para siyang micellar sa Beauty Derm. Tapos, yun yung toner na pantanggal muna. Tapos, saka ako naghihilamos.
yun. Para mas mabilis siyang mawala. After nun, pagkatapos ko maglamas, kasi since bukas yung pores mo, nag-a-ice agad ako. Tapos next na nun, yung mga serum ng Beauty Derm. Yung Crystox, yung Gold, tsaka yung parang anti-aging kinesa nila dun. Kalang matanda na. Ang tanda na mga nangyayari. Tapos, yun, after nun, yun na siya. And then, don't forget to put some lip balm before ka matulog. So, ako, hindi ko naman sponsor to. Pero, ano siya, hindi ko rin pwede pakita. So, pero may lip balm din ang ano, Beauty Derm. Yun yung gamit ko madalas. Yung Dr. Balm, ang tawag nila. Ganda rin, sobra. Ito kasi, inuubos ko lang. Pero yun yung gamit ko rin. Tsaka ito, ano to eh. Gamit rin na Kendall Jenner. So, yun. Secret. Hindi, ano. Ano, kita. So, yun. Tapos, bago ko naman, kunyari, sa pag straight ako ng hair, kasi medyo wavy yung hair ko, buti na lang Lux Organics, meron silang mga bago nila na conditioner, shampoo and conditioner, and leave-in treatment na yun yung ginagamit ko madalas. Meron silang Curl and Define na parang gel, something na ganun. Pag gusto ko magkulot, and kung straight naman, yung leave-in treatment nila. Maganda yung mga ano product ng Lux Organics. Seryoso yun ah. Tapos nabibili siya sa Watson's. Ang dami. Tataka nga yung iba eh. Parang mga hindi pa nakagamit. Tapos gamit. Tapos first time nilang natry yung keratin treatment. Ang ganda. As in like, color. Basta yung lagayan niya, color black. Marami silang, iba't iba yung meron silang argan yan sa mga dry yung hair, gusto nyo naman kumapal, meron silang coconut, meron rin silang aloe vera yan, ang gaganda nung, try nyo muna, I mean sabihin ko talaga sa inyo, sobrang maganda, malambot talaga sa buhok. Ayoko magsabi na hindi talaga maganda, pero maganda talaga siya as in pag yung buhok ko. Kasi every, halos may moment pa nga, everyday talaga, may moment pa, tas may retouch pa yan for yung gumagana yung araw mo. Talaga may retouch yan kasi minsan na, na nagbubuhaghag kasi nga ang hangin minsan, ganun, lalo na yung mga parade ko. So yun, lagi nagre-retouch, diba? Nagpa-plancha tayo ng buhok, nagkukulo tayo ng hair, lagi may ganun. So hindi natin maiwasan na ma-damage yung hair natin. And what I like dun sa Lux Organics, meron silang leave-in treatment na pinoprotect yung hair mo doon sa matinding init na binibigay ng mga eye or ng pangkulot. Ayan. So, maganda talaga siya. Walang halong edges. So, sa mga babae, girls dyan, yan, sa mga naghahanap, meron sila. Kahit sa lalaki, ang bango. Actually, yung leave-in treatment nila, amoy panlalaki. Mahilig kasi ako sa scent ng amoy panlalaki. Pabango ko, madalas puro panlalaki yung amoy. Amoy yung, mahilig ako sa mga bagong shower. Kasi yung body chem ko, yun lang binabagay. Hindi ako pwede ng mga fruity na scent. Flowery. Yung flowery, hindi. Floral scent, hindi. So, yun yung mga pwede sa akin. Tapos kung ginagamit. Ganun. Tapos pag nagli-lipstick ako, tataka sila. Bakit? Ano? Siyempre, uso sa Korean yung ganito. Yung ganyan-ganyan lang. Sabi ko sa'yo, ayan na. Meron kasing filter itas eh. Pero ayan. So, konti lang dito. Parang medyo natural lang yung medyo. Huwag rin tayong mga girls, dapat hindi tayo masyadong nagme-makeup. Yung cover ng makeup yung face natin. Kasi minsan, pag over makeup ka, mas hindi napapansin yung tunay mong ganda, ganun. So, dapat mas, ano, kung magka-cover man tayo, syempre minsan, ako nga may pimple din, hindi naman ako, ano, so may ayan o, kita mo ba? Kasi nag-fade na eh. Kakahilamos ko to eh. Oh, tsaka, ang maganda rin bukod doon, meron akong ginagamit, sa Beauty Derm na set na talagang nakakapagpabalat ng ano ng parang blank set siya. Blank set.
So, nakakapagpatanggal siya ng pimple. Yung mga marka-marka. Kung nako-conscious kayo, tapos nakikita nyo maraming marka, ayun, yun lang. Puro hilamos ko to eh. So, yun lang guys. Sana, ano, sana meron kayong mga nakuha sa akin na ideas. So, sana na-help ko rin kayo sa mga tanong ninyo. So, ano pa mga question nyo guys? Try ko sagutin. Wala ka na po bang event dito sa Bulacan? Nag-isip. Wala na ba, Kuya Frank? Ano? Event sa Bulacan. Wala pa so far. Wala pa. Wala pa po so far. Ayan. Pero natuwa ako nung last time kung pumunta dyan sa Makinabang, sa Baliwag. Sobrang ano, ang grabe sila. And yung mga kababayan ko dyan. Malapit lang kasi kami sa Makinabang, actually. Kami yung dulo ng Pulilan, pa Makinabang na. Kaya yung iba, halos kakilala pa ako nandun. Iba nga classmate ko pa dun eh, shoutout sa mga classmates ko. Dyan, mga ka-schoolmate ko dyan sa Marian before. And yung classmate ko dati, nakakatawa, nakita kami. Best friend ko siya nung high school kami. Kami yung madalas na hindi nag-ano. Basta kami dalawang basta madalas magkasama. Yan, si Goryo. Yan, yan yung mga kasama ko. Dati nandyan rin si Vincent, si Mark, sino ba ba? Si JV. Yan, yan yung mga tropa ko dun. Feki Chu. Cute mo na. Kamiss yung kwento mo. Oh, thank you guys. Namiss ko rin kasi dito. Shout out kay May May. Yan dito nga pala yung sabi ni Kuya Frank. Hello to sa nyo. Pagbutihan mo daw dyan sa pag-aaral mo. Yes guys, sa mga hindi po nakakaalam, dati po akong sa Marian. Sa Marian College po ako nag-aaral. Shout out sa ating mga teachers dyan. Yung isa kong teacher, si Sir Mark. Ayan, nagkita pa kami last time. Punta ka po sa Davao po. Oh, kakarating ko lang ng Davao bago ako magbaliwag. Actually, dumiretso ako. Ay, pagkatapos ko ng Davao, dumiretso ako ng Baliwag. Yun yun. Kung bibigyan ka ng chance na may makapartner sa isang movie sa kapamilya, sino at bakit? Marami akong gusto makatrabaho doon. Siyempre, isa na doon si... Ay, last time, nakasama ko, isa doon si Joshua Garcia, napakabait na artista. And knowing na isa siya sa talagang bida dito sa pinanood naming Unbreak My Heart, napakaganda guys. Isa siya sa marunong rin bumate. Alam mo yun, nakakatuwa na sa kabila ng mga sikat na talaga. Sila yung mga taong sikat na ang sarap maging idolo. Ganon. Kasi marunong silang bumate, napaka-humble. Ganon. Alam mo, isa pa yung sinashare ko na to before eh, si Daniel Padilla. Nasa, ano ko, isa akong mall. Sorry po. Tapos, naikwento ko na to sa mga interviews ko. And si Daniel, that time, sobrang casual lang siya na naglalakad sa mall. Mapapansin mo siya kasi matangkad siya. Tapos, kasalukuyang ang lakas-lakas nung love team nila ni, until now naman, ni Catherine Bernardo at saka niya. Na may pelikula sila that time. Ang lakas-lakas talaga. Hindi ko matandaan kung ano yung pelikula na yun sa dami nilang ginawa. And very successful yung mga pelikula nila. Napatingin kami ng manager ko, nandun si Kuya Frank that time. Tapos may sumigaw na, DJ! Gumaganon. Tapos, saka pa lang nakita ng mga, kahit kasi sa mga security guards. So, wala siyang kasama ha, doon time na nakita ko siya. Lumabas lang siya, kakalabas lang niya ng ano, no? Ng sinihan. Parang nanood lang siguro siya, pinanood niya yung pelikula nila talaga. Tapos, wala siyang talaga kasama, siya lang. DJ! DJ! So, sumigaw. Sumigaw yung isa doon. Hanggang dinumog na siya ng maraming fans. And nakakatuwa. Doon ko na-appreciate yung ang humble niya. Kasi yung ibang artista dyan, ayaw ko magpa-picture, ganito, ganito, ganon. Pero siya hindi. Kinuha niya yung cellphone, tapos pinipigilan ng security guards si, ano, para makalapit kay DJ. Sabi ni DJ, hindi, okay lang po.
Ang ginawa niya, kinuha niya yung cellphone nung support, yung supporter niya, and then saka siya na picture. Ganun siya ka humble, ganun siya ka alam mo yon, yung very down to earth, parang hindi mo kamukha, 'di ba? Yung iba siguro sana hindi mabulag ng ganun. And ito sobrang yung ngiti niya, napaka genuine. Hindi ako fan pa no ni DJ, pero nung nakita ko yon, parang kaya pala siya ganun ka successful because ganun yung ugali niya. Sobrang humble. And nakita ko rin kay, which is nakita ko rin kay Joshua, nakakatawa nga kasi last na nagka yung incident na sa amin, lumabas ako from Unbreak My Heart, dito kami pinadaan kasi nga kasama ko yung mga bosses, and na-appreciate ko yung sinabi ko sa kanya, uy, ang galing mo, ganon. Tapos nagpa-picture yung mga kasama niya. Tapos sabi niya sa akin, sorry mga kamag-anak ko kasi. Pero alam mo yun, ang sarap lang sa pakiramdam na mababait yung mga taong to. That's why they're blessed. Yun lang masashare ko. Yun. So, ayun. God bless sa lahat ng mga, God bless palalo sa inyo. Ayan. Yun lang yung na-share ko, guys. So, sa lahat ng mga na... Guys, meron pa akong mga question na hindi ko po pwede pang sagutin. Ayan. Si Fernando that San Jose, hello, hello po. Nag-assist daw siya sa akin nung baliw. Salamat po sa inyo. So, ayun lang guys. Salamat po. Salamat. Ay nako, yung mga hindi po maganda yung mga sinasabi. Gaya na lang ni Arthur Castle 63. Please respect yung mga kababaihan. Ayan, napansin kita kasi masama yung sinasabi mo. So, hindi dapat ganun. Please respect yung mga kababaihan. Or kahit na lalaki pa, magbigay po tayo ng respeto. Please, huwag po kayo nagsasalita ng ganyan. So, napansin kayo na dahil sa negative yung sinabi ninyo, hindi po maganda. Sorry, hindi ko kaya. Huwag po kayong bastos ng iba. Hi, Tita Joey! Sige po. Tapusin ko na to, guys. Okay, guys. Maraming salamat po. And I hope na naging happy kayo sa mga, naikwento ko sa inyo, and sana meron akong na-help. Ayan, guys, if ever na pumunta lang kayo sa akin social media accounts, lahat po ng mga pinopromote ko, talagang legit din naman, at nandyan, talagang maganda po sila. Ayan, saka meron po akong TikTok na ngayon po ay may 14.4 million ng followers. Maraming salamat po sa lahat. Andun, updated po yun. Actually, mas madalas na rin nga yata ako mag-ano eh. Yan, nandito po ako, tsaka sa akin pong Facebook, paki-follow na rin. And actually, lahat halos yata naka-follow na. Meron po yung 10 million followers. Maraming salamat po sa inyo. I hope na magkita-kita rin po tayo sa personal sa susunod. And I hope na naging happy po kayo dito. Maraming salamat po. I love you guys.